Okay mga kapatid, pag-usapan naman natin yung usapin ngayon about dun sa peace talk, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan, no? Pabor ka ba dun sa peace talk na sinasabi ng ilan sa mga kongreso, mga tol? O mas pabor ka doon sa sinasabi ni VP Sara na wala nang peace talk para matapos na yung matagal na natin problema, no? Kasi kung ako tatanungin mga tol, mas pabor ako sa ano? Sa patuloy ang opensa, patuloy ang misyon ng mga sundalo natin. Wala nang pistok-pistok, 'di ba? Sobrang tagal na niyan mga tol. Ba hindi pa tayo pinapanganak sa mundo paulit-ulit na 'yang kaguluhan na 'yan. Maggegera sila, ang daming magbubuwis ng buhay ng mga sundalo, tapos pag nasusukol na 'yung mga rebelde, pistok. Tapos magpapalakas na naman sila, magre-recruit na naman sila. Kapag malakas na ulit sila, bakbakan na naman. 'Di ba parang naglolokohan lang tayo rito eh, 'di ba? So eto no, mula sa News PH, kakapasok lang shocking, mga sundalo pumalag na. Kongreso nagulantang sa biglaang utos ni VP Sara, PBBM, no? So ayaw na rin siguro ng mga sundalo ng peace talk, mga tol. Diba? Ang dami na nilang kasamahan, ang dami na nilang mga kaibigan o kapamilya na ang turing nila dyan sa samahan nila sa buong kasundaluhan ang nawala, no? Dahil dyan sa hindi matapos-tapos na kaguluhan na yan, mga tol. So eto, papanoorin natin mga tol, dapat aware din tayo sa nangyayari internal no sa loob ng bansa natin at hindi puro sa West Philippine Sea lang. Kasi paano nga naman tayo papalag sa West Philippine Sea, sa ibang bansa, kung problema rito sa bansa natin laban sa mga rebelde, hindi natin mawakasan, di ba? So tuloy natin to mga kapatid, panoorin natin. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay News PH, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, syempre alam mo na, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe mga kapatid. So panoorin na natin to. Pahayag ni VP Sara, panghikayat sa sundalo para mag-alsa laban sa pistox. Hehehe, okay. Ayan, mga aktwal na ano po to. Totoo ba yun na yung pahayag ni VP Sara na ayaw niya sa pistox, panghikayat yun? Alam po ninyo, kayo po nagsasabi na nanghikayat yung mga Duterte ng destabilisasyon, no? Mga takot po kayo sa katotohanan kasi. Ano po ba yung katotohanan? Matatalino po yung mga sundalo, hindi po yan natuto. Ibig nyo sabihin, may manghikayat lang sa kanila, sasama na sila. Come on. Lalo na po yung mga PMAer, hindi po yan natuto. Sino po bang may ayaw na mag-alsa sila para, sino po bang politiko na oposisyon na hindi nakapuesto? Ha? Sino po bang ayaw gamitin yung mga PMAer para sa kanilang sariling interes? Meron po ba nakagamit? Ang alam ko po, no? Nadala na po yung mga PMA, yung mga sundalo natin. Ang alam ko po, noong 1989, after po ng pinakamadugo na kudita, nadala na po silang magpagamit sa mga politiko. Yan po yung mga sinasabi ng mga military. So wala na po nakakagamit dito sa mga kudita-kudita na to. E ano raw yung nangyari kay ERAP? O, nilinaw po yan nung isang vlogger na kapitan ba yun? Ang nangyari kay ERAP, nagtanggal sila ng ano, ng suporta. Pero hindi po sila naglaban-laban ng mga militar. Ayaw na nila. Ayaw na nila na kapwa nila sundalo, nagpapatayan sila para sa mga politiko. Matatalino po ang mga sundalo natin. Sasabihin nyo, panghihikayat? Kung nahikayat sila, no? Yan ba sa tingin nyo, kagagawa ni Digong yan, pirmahan ng mga PMA yan? Huwag nyo pong yan yung problema sa inyo. Huwag nyo pong minamaliit yung mga kakayahan ng mga sundalo nating mag-isip. Lalo na yung mga retired kasi hindi na sila kasama sa chain of command eh. Kaya na nila mag-isip outside ng chain of command. Kaya po very effective yung manifesto nila. Kaya huwag nyo sasabihin na si VP Sara nang hihikayat dahil lang sa tutol siya sa pistok. Alam niyo mga tol, no? Kung ilalagay lang natin yung sitwasyon natin sa kaisipan ng isang sundalo. Halimbawa, ikaw, isa kang sundalo. Imagine mo, di ba? Mahabang dekada na ang iyong ginugugol. Paulit-ulit na lang yung senaryo mga tol. Hindi mo alam kung anong tingin sa iyo ng gobyerno eh. Pag ganun, syempre dapat ikaw bilang isang sundalo, susunod ka lang, no? Doon sa chain of commands. Pero syempre, meron kang puso eh. Kaya nga yung mga sundalo, kung naalala nyo yung sinabi kanina, bumitaw ng suporta kay ERAP dahil hindi na nila gusto kung sino yung parang pinaka-chief commander nila, di ba? So ito mga sundalo, mga tol, tulad nga nung lagi nating sinasabi, tulad nung sinabi natin kanina, nakabubuo na yan ng isang samahan
Nakabubuo na yan ng isang pamilya, kapatiran, di ba? Mga magkakumpare sa loob ng kanilang mga barracks, mga kasama nila sa bundok, di ba? Yan yung mga kasama nila at kapatid na nilang touring. At masakit para sa dibdib nila, mga tol. Yun dahil sa ginagawa ng rebelde na bigla na lang aatake habang nagpapahinga sila o kaya habang nagpapatrolya sila, biglang may nakaabang na pala sa kanila. Diba? Masakit para sa kanila mawalan ng kasama. Kaibigan na nilang itinuring at kapatid na nilang itinuring. So yung mga dibdib niyan, mga puso niya nag-uumapaw na gusto talagang ipag-igante yung kanilang mga kasamahan, diba? Alam mo na bilang tao, mga tol, no? So, andiyan dyan na tayo, haatake na sila, lulusubin na nila, 'di ba? Yung ibang mga sugatan pagkatapos ng magpagaling, gusto bumalik ulit sa bakbakan kasi ganun talaga yung sinumpaan nila tungkulin, ganun yung alab ng mga puso nila, mga bayaning Pilipino 'yan eh. 'Di ba? Tapos kung kailan masusukol na nila yung kalaban dahil mahina na, kung kailan matatalo na nila yung kalaban at maipaghihiganti na nila yung kanilang mga kaibigan. 'Di ba matatapos na ang gera kasi sinimulan na rin naman natin eh. Marami nang nagbuwis ng buhay, ba't di pa natin tapusin, 'di ba? Tapos biglang may magsisisigaw ng pistok. 'Di ba? Parang sa basketball eh, matatalo mo na 'yung kalaban mo bilang time first, ipagpatuloy na lang natin 'to next time. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon eh. 'Di ba? Do, hindi naman basta-basta laro tong gera na 'to laban sa mga rebelde. Pero kung makikita mo 'yung ano, kung makikita mo 'yung pinaka 'yung scenario, mga tol, paulit-ulit kasi kapag mahina na ang kalaban, kapag nasusukol na, kapag lagas na talaga, konti na lang ang natitira, ubos na 'yung mga bala, biglang may tao sa gobyernong sisigaw ng pistok. 'Di ba? Pistok. Tapos kung papaboran ng presidente yan, ano ba naman yan? Di ba? Ano ba naman yan? Nasasabihin ng mga sundalo, ano ba naman yan, sir? Matatalo na namin to, pinigil nyo pa kami, pistok. Unting-unti na lang, masusukol na namin to, tapos na problema natin, pistok. O sige, susunod kami dahil ikaw ang ano? Ikaw ang boss. Di ba? O malakas na naman yung kalaban. Ayan na naman, babakbaka na naman sila, di ba? Kung paulit-ulit na nangyayaring ganun, mga tol, ano nang sasapitin ng bansa natin, di ba? So ako mas pabor ako dun sa sinasabi ni BP Sara, mga tol. Na kontra siya sa pistok, 'di ba? Tuloy ang opensiba, tuloy ang ano, tuloy ang pag-atake lalo ngayon, 'di ba? Marami na silang kagamitan. Modernization program nasa phase 2, 'di ba? Nasa mas maganda at mas maayos na kalagayan ng ating AFP kumpara dati, 'di ba? Mas lalo nilang kayang-kayang tapusin ang programa na 'yan, 'di ba? So tuloy natin. Kung babanatan yung pistok, kung posisyon ni BP Sara sa pistok, magbigay kayo ng konkreto kasi konkreto yung sinabi ni BP Sara. Yung pag-ayaw niya sa pistok, konkreto. Pinatutunayan niya ng mga dating rebelde. Ilang rebelde na nagsabi na ang pistok para lang sila ay magpalakas. O, di ba? Rebelde na mismo nagsabi nun, mga tol, mga dating rebelde. Ah. Yung pistok, para lang daw yan sa pagpapalakas nila. Kasi syempre, wala nga ataking sundalo, o di... Andan dyan sila, nagpapagaling, nagpapagamot, nakakapag-recruit, nakakapagpalakas ulit, nakakapagdagdag ng mga bala nila. Saan ba nanggagaling yung mga bala nila? Saan ba nanggagaling yung mga ano nila, mga kagamitan nila? Diba? Imagine nyo mga tol, mga nasa bundok sila, nabumundok. Saan sila nakakakuha ng mga armas nila? Doon pa lang iisipin mo na, saan nanggagaling yun? See? Kaya kung sasabihin nyo na destabilization ng hihikayat yan, hindi nyo po maniwala kayo sa akin, hindi nyo po mapapaniwala yung mga militar na sila ay inuuto. Hindi po utu-uto ang militar para lang sa interest ng mga politiko. Pero katulad ng mga banta nung, anong pangalan ng kapitan? Kapitan ba yun o colonel? Vlogger din yata yun. Hindi po si General Macanas ah. Yung isa po may nagsasalita-salita ngayon. Magpinsan kasabwat, ang laki ng budget, lalong lulubog ang bansa, Pinas, dapat sila managot. Nako. Totoo po yan. Sabi ni Pimentel, nako, mali po yung ginawa ng Kongreso na magdagdag. Ito lang ang hinihingi ng Pangulo, nagdagdag sila. Ang problema ko lang dito kay Coco Pimentel, kayo po nakakaalam, no? Kayo po yung nakakaalam ng batas. Kayo po ay abogado. Bakit po parang... sinabi nyo lang na
parang sinabi nyo lang na, anong tawag dyan? Clemente. Ayan, Captain Clemente Enrique. Ito lang kay PBBM, no? Since na sinusuportahan mo naman ang papapaunlad ng AFP natin, wag lang din dapat tututok si PBBM sa mga sinasabi ng mga politiko sa paligid niya. Kasi maraming bulong yan, mga tol. Oo, maraming bulong yan. No, hindi. Isipin mo yung sentimiento ng mga sundalo mo. Diba? Ikaw ang chief executive nila eh. Ikaw ang pinakamataas na ano nila eh. Isipin mo yung mga damdamin yan. Hindi naman mga robot yan, mga yan. Mga tao rin yan, diba? Gustong-gusto na nilang tapusin talaga yan. Matagal ng problema yan, mga kapatid, no? So sana yung presidente natin, mga tol, ay huwag magpadala sa sigaw ng ilang mga politiko na posible, no? Posible yung mga politikong gusto ng pistok, eh, mga kakampi rin ng mga rebelde yun, mga tol, diba? Para makapagpadala ulit sila ng mga kagamitan, para magkaroon ulit ng pagkakataon yung rebuilding mahina na, nasusukol na ng mga sundalo na makapagpalakas ulit, mga tol. Na alam niyo yung Iron Man, 'di ba? Nakita ni Tony Stark yung mga gamit ng mga rebelde, ng mga terorista, eh mga gamit na sila mismo yung nag-manufacture, 'di ba? Kaya kung titignan mo siguro yung mga baril ng rebelde, mga baril ng sundalo din yun siguro, yung mga baril na ewan natin kung saan ang galing, mga tol, no? Kaya ako talaga, do maganda ang pisto kasi kapayapaan yan. Pero wag na muna ngayon, no? Tapusin na kung ano yung nasimulan para ano, para magtuloy-tuloy yung kapayapaan, para dun tayo sa long-term solution. No, yun din naman ang gusto nung ano eh, ng iba. O yan, si Captain Clemente Enrique. Yan po, hindi nyo po mapaglalalangan. Hindi nyo po mapaglalalangan yung mga ano po natin. Yung mga, thank you ha, para ka. Captain Enrique. Wala namang kaya yan si Digong kundi mag-akusa. Walang napatunayan. Kaya yung iba, tinukhang na lang. Ito po, pinaka nakakatawa. Wala naman daw kakayahan si Digong. Diyos ko, kung ganyan po ang walang kakayahan. Usually po, bago magtapos yung termino ng isang pangulo, ang tawag na po sa kanila mga ano na, no, mga ano, sitting duck na lang. Ano yung tawag? Sitting duck ba tawag doon? Nawala na silang kapangyarihan. Pero si Pangulong Duterte po, hanggang ngayon, kinatatakutan yung bawat salita. Ganun po katalino si Tatay Digong. Mm-hmm. Kung ang politika ay lame duck, yan. Lame. Sablay lang talaga si Duterte sa China. Sablay lang talaga siya doon. No, kasi PBBM naman papayag sa pistok. Sablay naman si PBBM dito. Pwede siya sa China, pumapalag sa China, hindi daw siya masunurin tulad ni Digong. Pero kung problema naman dito sa CPP at kung papayag siya sa pistok, eh sablay naman siya rito. Tulad nga na sinabi ko, hindi tayo pro PBBM, hindi tayo pro Duterte, hindi tayo pro politiko kung sino man 'yang mga kulay na 'yan, mga tol, no. Dito tayo para sa ano, para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Dapat 'yun ang tinitingnan niyo. Hindi yung tipong pag nababatikos yung idol nyong politiko, eh, nagagalit kayo. May nag-comment dito, ba't yung pinagkukumpara si PBBM at Duterte? Nag-iiyak mga tol eh. Diba? Huwag ka tumingin sa politiko, huwag ka tumingin sa kulay, tumingin ka dun sa ginagawa. Indak na sila, diba? Pero bakit po, kahit wala na po sa posisyon si Pangulong Duterte, hanggang ngayon, may bigat ang bawat sinasabi niya. No? Eh, kayo nga nag-akusa mismo eh, na nagde-destabilize yung mga Duterte. Bakit kayo takot na takot sa sinasabi ni Tatay Digong? Wala na siyang kapanyarihan. Naniniwala ang 90% ng congressman na mananalo si Sara? Ba't nila iniwan si Sara pati mga kalyado ni Digong nag-alisal sa kanya? Oh, magandang question, no? Kung sabi ko kasi, eto, nung nakalive ako, sabi ko kasi dyan, naniniwala ako na 90% ng congressman naniniwala na mananalo sa 2028 si Sara. Eh kung naniniwala sila na mananalo sa 2028, bakit nila iniwan si Tatay Digong? 'Di ba? Yung partido ni Tatay Digong kung alam nilang magiging susunod ng presidente. Ang pinag-uusapan po natin 2028. 2023 pa lang po ngayon. Tagal pa no, election na agad ang pinag-uusapan nila no. Sabihin, 5 taon pa po. 5 taon pa po sila. Huwag kayong mag-alala. Pag nanalo po si BP Sara, magbabaliktaran din niya mga 'yan. Hindi po yan. Normal naman eh. Makikita nyo po yung baliktaran niya pag malapit na po yung 2028. No? Hindi po ibig sabihin na alam nila na mananalo si BP Sara. Ngayon pa lang magtitiis na sila na kalabanin si Tambi. Hindi po sila congressman nun.
Eh, ilang taon pa yan, no? 5 years pa. Kayo naman, no? Makikita niyo po. Hindi nila pwedeng kalabanin si Speaker. Mawawala sila ng budget. Yung baliktara na yan, before ng 2028 election, at saka after ng 2028 election. Doon po magbabaliktaran muli yan. O, ayan, tagaan niyo yan sa bato. Yan ang sinasabi ko sa inyo. sa biglang tingin, parang ang hirap sagutin. Ako, ang pinag-aalangan ko lang kay VP Sara, no? Okay si VP Sara, no? Gustong-gusto ko si VP Sara. Ang pinag-aalangan ko lang dyan, yung paikipagrelasyon niya sa China. Kasi yun ang problema natin ngayon at yun nga yung madalas natin binibigyan ng reaction video, eh, di ba? So ngayon, hindi pa natin siya pwedeng husgahan kasi hindi natin alam kung tutulad ba siya sa tatay niya na magiging tulad ng binasa natin kahapon, subservient, no? Magiging masunurin siya sa China o papalag din siya sa China. Kung papalag siya sa China, good yan, no? Matapang. Eh, kung hindi, magiging masunurin na naman tayo sa China, eh. Saan na lang natin pag-usapan yun kapag malapit na election? Sa ngayon, hindi naman natin alam kung tatakbo siya o hindi, eh. Masahol pa sa mga Hudyo. Buti pa ang mga Hudyo, may due process kay Kristo kaysa sa SMN. Tama nga naman, di ba? May due process pa sila. O, sinong palalayain natin? Si Kristo na walang kasalanan o si Barabas na magnanakaw? Tinanong pa yung tao. Di ba nanonood tayo niyan tuwing Free Barabas! Free Barabas! Free Barabas! Di ba? Naririnig natin yan. Buti pa raw yung Hudyo. May due process pa. Eto wala eh. Pinagpapaliwanag pa lang, pinarasahan eh. Si Senator Mig Subiri tinanggal ng yag balls ni M. Martin Romualdez kaya tahimik si Subiri. I agree. Terminate ni Cory ang operation withdraw. Kami ang order from Code 1 President. Pistok daw ang masama. Ang masama kasama sa order, do not engage the enemy. Kami na inambush, kami pa may human rights violation. O, di ba? Kita niyo yung sinasabi, kapag may pistok, hindi sila pwede makipag-engage, no, sa mga kalaban nila. Kasama sa order, do not engage the enemy. Kami na inambush, kami pa may human rights violation. Task Force Cordillera. Ito po, no, mukhang sundalos to, mukhang parte siya ng Task Force Cordillera. Yan po ang direkta, no? At least to, hindi ko to binasa lang. Ito po ay karanasan nila, no? Yan yung nararamdaman ng sundalo, mga tol, diba? Ayaw rin nila yan. Kasi, biruin mo, binabakbakan na sila, hindi sila pwedeng gumante dahil may pistok, ay mga ganyan-ganyan. No, makakakasuhan pa silang human rights violation. Pero yung mong kalokohan yan, di ba? Ayaw ko lang basahin yung mga pangalan. Baka wala naman akong permission. Mm-hmm. Pero sabi niya po, nung panahon ni Cory, nung nakipagpistok, ang order sinila, do not engage. Yan po ba ang gusto nyo? Huwag engage. Ina-ambush na sila. Mm-hmm. Sila pa raw, merong kaso sa human rights. Kaya basically, ayaw na po ng mga sundalo yan. Yung paulit-ulit na pistok. Tama. Oh, ito naman po ang sinabi ng isa pa nating ano. Iba-ibang tao po to, ha. Nakikita niyo naman po, maganda yung mga pananaw nila. Iba-iba rin. Ang common perception po sa grassroots ay alam ng Dilawan, makabayan, hindi sila tanggap ng tao ngayon. Kaya isasama na lang nila ang buong Pilipinas, lalo na matataas ng moral, damay-damay na, Congress, Senado, Malacañang, pababa sa impyerno. Kaya tama lamang na kalusin ito. Devils in human forms. Tama po ang ating kasundaluhan. Gentlemen, women, officer, retired, active, as the last line of defense ng ating sovereign domain. Alam niyo po, ito po, marami pong ganito yung pananaw, no, na nagpapasalamat sila na nakikialam yung mga military. Pero dapat hindi, no, kasi civilian rule over military. Mm-hmm. Pero sabi nga ni Pangulong Duterte, kung wala na pong namumuna, no, kung wala na pong nag-oppose, sabi nga ni Pangulong Duterte, harap-harapan na. Yung plunder. Ha? Harap-harapan ng pinaplander. Kaya po sabi nga ni Pangulong Duterte, bahala na kayo, bahala na military. Nagkakatugma-tugma lang po. Tayo basta tayo sa ano lang tayo, sa may tamang ginagawa. No, ang mga politiko natin minsan nagkakamali yan, minsan tama rin naman ang ginagawa nila. So, wag na naman kakalimutan yung tamang ginawa nila dahil sa isang pagkakamali, di ba? So, eto mga tol, pareho sila may strength eh, di ba? Former President Duterte, PBBM. Basta sana si PBBM huwag masyadong magpapapaniwala o huwag masyadong magiging masunurin, no?
sa mga nakapalibot sa kanya. Sa kaya pinsan niya yan, kay kamag-anak niya o mga malalapit na kaibigan, para sa kapakanan dapat ng kanyang mga kasundaluhan na handang ibuwis ang buhay para sa kapakanan naman ng mga taong bayan. No? Basta ako, pabor ako dun sa sinasabi ni BP Sara. No more pistok na, no? Paulit-ulit na yan eh. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Pistok ka o hindi? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.